Kitang-kita sa underwater video na nakuha ng GMA News ang matinding sirang natamo ng eroplanong sinasakyan ni na DILG Secretary Jesse Robredo. Naging mahirap din ang retrieval operations para sa mga technical diver. May news to go si John Consulta, exclusive. Sa underwater video na ito, nakinunan matapos maiahon ang labi ni DILG Secretary Jesse Robredo, kitang-kitang pinag-aaralan ng mga technical diver kung paano may lalabas ang katawan ng dalawang piloto mula sa Piper Seneca plane. Bagamat isa pa lang ang may actual sighting, ang isang diver nasa buntot, ang dalawa nasa kaliwang pakpak. May isang diver na nakapwesto sa loob habang ang isa na may nasa kanang bahagi malapit sa unahan ng eroplano. Hinihinalang sa pagbagsak ng eroplano, nahati ito sa dalawa at humiwalay ang bahagi ng cockpit kung saan nakaupo ang mga piloto. Sa di kalayuan, makikita ang isa sa mga propeller ng eroplano na may nakakabit pang gulong. Sa loob, ang mismong seatbelt na ginamit ni Secretary Robredo. Wasak na wasak ang unahang bahagi ng Piper Seneca plane, gayon din ang pakpak nito. Kitang-kita rin ang markings ng RPC-4431 sa isang anggulo. Makikita kung gaano kalalim ang inilubog ng eroplano na maingat nilang tinalian para magsilbing marker o tanda. Kailangan na raw itong gamitan ng ROV o Remotely Operated Vehicle para malapitan ayon kay DOTC Secretary Rojas. Sa buong video, kita ang lahat na may bitbit na ekstrang tangke ng Trimix Gas Supply para mas matagal silang makalagi sa ilalim ng tubig. Pero si Danny Brumbach, isang German diver volunteer, nakaranas ng tinatawag na decompression sickness, dahilan upang mawalan siya ng malay. Dinatna ng GMA News si Brumbach na putlang putla. He asked him, oh, okay, there's parang a secretary and he should be located. Sabi ko, they need technical divers. Bigla siya nag-volunteer. Napabilis ang pag-ahon ng German diver mula sa ilalim ng tubig kaya hindi naka-adjust ng maayos ang kanyang katawan sa pagbabago ng pressure ng dagat. Dinala si Brumbach sa ospital pero ibinirik muli sa dive site kung saan merong decompression chamber. Maya-maya pa, nagkamali na si Brumbach at nakasasagot na sa mga tanong. Sa kabila nito, patuloy pa rin siyang gagamutin sa decompression chamber. John Consulta, GMA News. Balak ng rescue team na hataki ng eroplano kung saan naroon ang labi ng dalawang pilotong kasama ni Secretary Jesse Robredo. Mula Masbate, may news to go si John Consulta live. John? All systems go na nga ang Task Force Kalihim para sa kanilang ikinakasang retrieval operations ngayong umaga dito sa may bahagi ng Tikao Channel sa Masbate. Primary objective ng Task Force Kalihim Lala na hataki ng eroplano mula sa lalim na 180 feet o merong sukat ito na 18 palapag na gusali ang lalim. Papunta sa shoreline, 5 divers ang pakikilusin ng Task Force para talian ang iba't ibang bahagi ng eroplano. 3 Koreano at 2 Filipino divers ang mangunguna sa operasyon. Naka-standby na rin ang mga sasakyang pandagat at aerial assets ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy na gagamitin para sa retrieval operations. Tiwala Lala, si Major General Ed Del Rosario na makukompleto nila ang retrieval operations ngayong umaga bago magtanghali. Ito rin kasi ang pinakamagandang oras para isagawa ang operation dahil sa kanilang datos ay ito ang oras na magiging pinakakalmado ang current sa bahaging ito ng Tikao Channel. Pero Lala, hindi magiging madali ang operasyon dahil hindi nagagamit ng Trimix gas supply ang mga divers. Ordinary oxygen gas tank na lamang ang gagamitin sa kanilang deep sea dive. Ibig sabihin, mas maiksi ang panahon ng kanilang gugugulin sa ilalim ng dagat. Kung kaya kagabi pa lang at hanggang kaninang umaga, Lala, ay walang tigil na nga ang pagpapractice ng mga divers at pagsasagawa ng mga simulation para magawa nga ang kanilang gagawing retrieval operations ng walang aberya. Sa mga oras na ito, Lala, ay nakaporma na nga itong mga divers at ang ilan sa kanila ngayon ay pumapalaot na ngayon. Makikita natin sa ating screen, Lala, na tumutulak na nga itong ilang mga miyembro ng Retrieval Operations Rescue Unit at sila ngayon ay pumunta na sa bahagi kung saan naroon ang eksaktong wreckage ng bumagsak na Piper Seneca plane dito sa Masbate, Lala. John, nasabi ba ang dahilan kung bakit regular oxygen tank na lamang ang gagamitin ng mga diver?
Lala, sa ating impormasyon nakuha ay naubos kahapon yung helium gas na dinala rito, kung kaya't inaantabayanan pa yung supply mula sa Cebu. Pero kung hindi man ito dumating, ay hindi naman doon nakikitang balakid ito ng Task Force Kalihim para maisagawa itong retrieval operation na mahatak na dito sa baybayin ng Tikaw Channel itong eroplano, dahil nga talagang walang tigil yung kanilang preparasyon, paglalatag ng dive plan at mismo yung mga tali, lala, no, kahapon kasi sa report ng ating kasamang si Jiggy Manikad ay naputol yung tali na nang tangkain nilang hatakin yung eroplano. Pero sa ngayon, lala, ay mas pinaghandaan nila yung kanilang gagawing operasyon, mas kinapalan nila yung tali at meron din silang kakaibang diskarte, no. Synchronize yung kanilang galaw dito, lala, dahil maalala natin, hindi ka pa pwede magsalta sa lalim dagat, senyasan lamang, hand signals, kung kaya't pati yun ay pinractice din ng ating mga rescue units at ang kanilang layunin nga ay maiahon sa lalo madaling panahon itong wreckage ng bumagsak na Piper Seneca plane, at nang sa gayon ay ma-recover na itong mga labi ng dalawang piloto na kasama ni DIRG Secretary Jesse Robredo nang bumagsak ito dito sa bahagi ng Masbate. Lala. Ito, John, nakikita natin sa iyong video ay papunta pa lamang nasa rubber boat yung mga diver at meron silang dalang tali. So ibig sabihin, uulitin na lahat yung kanilang ginawa kahapon, yung pagtatali dun sa eroplano. Tama ka doon, lala, yun ang kanilang gagawin. Pero very strategic yung location ng pagtatalian, ano, ng dito sa eroplano. Ang pinaka main concentration nila ay yung pagtali dito sa may pinaka buntot ng Piper Seneca plane. At ito na ay pag naibigay na yung senyales na meron na silang sapat na tali, no, na ilatag na yung kanilang mga security safety nets para nga mahatak ng eroplano, ay sisimulan na itong retrieval operations. At lahat ay nagdarasal na walang mapapapano dito sa ating mga divers, dahil kahapon nga, lala, kung maalala mo, meron tayong German diver to si Brunbach na nakaranas ng decompression sickness, ano, dahil nga medyo na miscalculate niya yung kanyang oxygen at agad siyang umakyat, kung kaya't nakaranas siya nitong decompression sickness. Yun pala, lala, no, konting update lang pala, sinabi din ito si Major General Del Rosario na sa mga oras na to ay maayos naman na ang lagay ni Brunbach, pero siya ay dadalhin dyan sa bahagi ng Veterans Hospital sa Maynila pagkatapos na maisagawa itong gagawing retrieval operation. Sa ilalim siya sa iba't ibang mga laboratory test tulad ng blood test para makasigurado na wala na, no, wala na siya sa panganib at wala na siya magiging problema. Sa araw to, lala, hindi nakasama itong si Matt Reed na Australian deep sea diver na nakakita kay Jesse Robredo, Secretary Jesse Robredo rather, na kumuha sa kanyang katawan kahapon, ano? Yung kanyang team ay bumalik na ng Cebu at ang mangunguna na lamang ay itong mga Korean divers para sa isasagawang retrieval operations. Lala. John, sa kinilalagyan mo, tanaw mo ba o nariyan ba yung pamilya naman ng dalawang piloto na nag-aantay naman sa kanilang mga mahal sa buhay? Sa mga oras ito, lala, wala pa tayo nakikitang kaanak ng mga dalawang piloto. At pero kahapon ay pabalik-balik sila dito sa command center. Patuloy silang sinasailalim sa briefing, ipinapaliwanag yung mga gagawing mga operasyon. At sila nga ay nagpapasalamat ng husto, lala, dahil kitang-kita yung effort ng pamahalaan at maging yung pagkasakripisyo ng napakaraming tao. No? Hindi bababa sa 600 personnel ng Philippine Coast Guard, Philippine Army, Air Force, at Navy, at maging ito mga volunteer groups para magtulong-tulong lahat. Ano, pati yung lokal na pamahalaan dito sa Masbate, talagang kitang-kita na ramdam na ramdam natin yung suporta at pagsasama-sama ang pagdarasal na rin para maging maayos, matiwasay itong isasagawang retrieval operations. Patuloy sila nanalangin, lala, na sa araw na to ay matatapos na at maiaahon itong aeroplano para makuha yung mga bangkay at makapagsimula na sila ng kanilang pagluluksa, lala. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.